in celebration of 15 successful years of filmmaking. Star Cinema proudly presents the groundbreaking movie event of the year. You have no idea what I've had to give up to get this thankless job. That I had to leave my son back home. The megastar Sharon Cuneta in a film by Uchito Ronyo. A milestone event, a monumental project that everyone should experience. Caregiver. Actually, when they were pitching a love story to me, which was in 2005 pa yata, ang kasunod agad ito, there's another project na ganito, the same afternoon, hanggang dumating na ito na talaga tumugma ang schedule na direct sa amin. In-offer kasi sa akin ng Star Cinema itong project na to. And ang una kong reaction was, it was a perfect movie for me to come back for drama. After Dekada and Bata Bata and La Vida Rosa, I wanted to do drama only if it's really very special. And I thought that Caregiver, the project, fell under that category. It qualified as a drama that I should do. Para ako nanganganay na it's my first movie in almost 4 years. Business manager si Sandy Santa Maria, she was with me in ABS-CBN for the story con. Nung kinalabit niya ako, sabi niya, I already got your call slip for you. Sabi ko, call slip? Kanya kasi 4 years. Gusto ko i-frame. Para ako nagsisimula ulit. Tama-tama, kanunod ko ng Dear Heart. Sorry. Action! Isa siyang napakabuting asawa na sarili niya, lahat ng desires niya, lahat ng mga ambisyon niya sa buhay, isantabi niya para lahat ng gusto ng asawa niya, mabigay niya. So meron silang isang anak, nakatira sila sa Pampanga kahit ayaw niya. Tapos doon ako pipiliting tumira na si Tita Boots lang ang mami ni John Estrada na asawa ko. Sa Pampanga na walang kalaro mga anak ko at gusto ng daddy niya, doon siya iwanan. English teacher ako na mapapromote niya ako to department head. Nung sinabi ng asawa ko, mag-caregiver ka, mag-kurso kang caregiver, sumunod ka lang dito, tapos pa nakaipon na tayo, susunod na yung anak natin. Action! Walang araw, babawin ko yung bahay natin. Ibang gagawin mo pag wala na ako? Anak niya po ako, tapos iniwan niya po, pumunta po siya sa London para magtrabaho. Kinuha po siya ng daddy ko. Tapos iniwan niya po ako sa lola ko po. Pag nakita niyo naman po umari si Tita Sharon, parang madadala na rin po kayo. Nakakayak po din yung mga scene. Nakatulog buong magdamag, not even for 5 minutes. It's the first time I'm leaving my babies for that long a period of time. Si Kanye was crying, si Mieli was hugging me. I'm not so naive being alone eh. Saka nung nasa London kami, pumayat ako. No effort. Talagang utang-utang yung tulog namin doon. So my God, ito na nga, nagsimula na nga siya. Nung natapos muna yung Manila scenes, medyo ano ka pa nun kasi magaganda rin yung mga eksena, pero 80% kasi ng mga eksena nasa London ang setting. So pagdating doon, nung nag-umpisa na ng lahati na parang talaga, oh my God, it's really turning out to be beautiful. Nung we started pacing it together, medyo iba na lumalabas talaga. Ma, hindi mo iniwasan, pangalan ko po dito, Sean. Ang nanay ko po, Pilipina. Ang tatay ko, British po, stepfather. Lagi po akong binubugbog ng tatay ko, so hindi po ako pupunta sa bahay minsan. Tapos nag-shoplift po ako. Wala naman po akong pera, humingi sa nanay ko ng pera. Si Tita Sharon, pinapunta po ako sa ospital. Yun, parang siya na po yung nag-alaga sa akin. Tanggalin mo yung diaper na mahugasan ng buwit. My name is Karen in the movie, and ako yung parang head sa care home na mapapasukan ni Sharon. Ako rin yung naging kaibigan niya na eventually na malapit sa London. The whole film is really more on being a woman outside of her comfort zone. Ang comfort zone kasi ng woman is either nasa asawa niya or nasa anak niya, di ba? Basta buo yung pamilya mo. Paano pag natanggal ka na nga doon at nailagay ko pa sa ibang lugar? And I really think that's what the movie is about. Yung buhay na pinortray dito ni Sharon Cuneta. It represents the life in London of mga kapwa natin Filipino naghihirap. Napakabait, sobra. Sabi ko sa kanya, you know what, pwera plastika, no? No wonder you're our megastar because you're unbelievably nice.
Sharon is our megastar, but kung saan kami tumatambay doon, kung saan kami natutulog minsan doon, you know, andun siya. Wala siyang reklamo, hindi siya nagreklamo. Malamig doon, umuulan doon. Tapos nag-hailstorm pa. Wala kang makitang reklamo sa kanya. Ang ganda ng working relationship ng lahat kasi sa hirap ng shoot sa ibang bansa, at least lahat masaya pa rin. Walang naging mabigat. Of course, mahirap. Almost the entire movie being shot there with the skeleton crew. Ang caregiver kasi, we tried to be real by showing how a Filipino is with other British nationals. For the first time sa tanang buhay ko, hirap ako magtrabaho. Pero mukhang sulit naman yung nabuo na namin doon, which is most of the movie. Sobrang opinion ko lang naman, maganda. Masayang mahirap. Napakahirap, Diyos ko. But I'm happy to be home. It was just a relief coming back here. Doon pa lang, habang nagsushoot kami, nararamdaman namin na it will be a success. There is so much blood, sweat, and tears that went into this movie from all of us. There is no way but we will be rewarded for this. Panoorin niyo po yung caregiver. Pambuong family po ito. At sigurado po ako magugustuhan niyo po. Well, of course, this is a Sharon Cuneta movie. That's for one. Plus, a Chito Ronny movie. Plus, it's a Star Cinema movie. Masasabi ko, ito na siguro yung isa sa mga napakagandang proyekto na ginawa ko. You know, I'm so blessed and honored to be Sharon's husband in the movie. I guess that's every actor's dream to be with her in the movie. So, masaya. Magandang experience to. So, I hope that yung munting alay ko po para sa napakalalaking okasyon na ito. In over 30 years in music and 27 years in movies, I have been yours and you have made me yours. I hope nakasama ko pa rin kayo hanggang dito. Diyos ko, kung aabot tayo sa ganito. Maraming salamat po. This is my tribute to all of you and still for all mothers. At 15th anniversary presentation ng Star Cinema, ang puso at kaluluwa ko po lahat, in-invest ko po dito. So sana po, samahan niyo po kami. Sana po huwag niyo pababayaan itong pelikulang to. Sana po pagkatapos nito, lumakas ang palakpak natin para sa lahat ng kababayan nating umalis ng bansa para maghanap ng mas magandang buhay sa ibang bansa. Sigurado ka na ba sa balak mo? Yes, ma'am. Everything is set. Plane ticket na lang po hinihintay. Starting next Monday, Mrs. Biglayan is taking over this class. I will be going to London. She makes fullest the pet of the older people there. Wow, anak, huwag ka magtampo sa akin, ha? Huwag ka magagalit, ha? Kahit pag tumanda ka na, huwag susumbat sa akin, iniwag kita, ha? Hey, Diyos ko, ang tangay na tayo magkakaliwalay. Buti na nga, andito ka na. So, magkakatulungan na tayo. Magtatrabaho ako ng maigi para mapabilis lahat ng plano natin. Welcome to Piper's Gate! I assure you, sir, I'll do my very best. Si Sarah, bago natin sister dito. Hello, Lily. I'm going to be taking care of you from now on. Open your mouth now, sweetheart. Come on, my good girl. No, sweetheart. Want to swim? No. Want to swim? Look at me. Kaya tayo may hanap buhay dito dahil hindi masigura ng mga Briton yung dirty jobs natin. Ngayon ka pa ba aatras? Eh, nandito ka na. Bounce! Ba't ka ba dito? Eh, di bata lang yan! Hindi bata to! Saan ka na yan? Huwag na! Sean! Sean! Importante magumaling ka, ha? Ang liit pa lang na itatabi natin, eh baka matagalan bago natin makuha si Pop. Unang sweldo mo pala, nabibigta ka na. Kumakuha na tayong dalawa sa katatrabaho. Alam mo, lumipad lang tayo ng bansa, pero tayong dalawa ganito pa rin. I'll call for you if and when I need you. Get out of my room! If you can't fire her, I want you to replace her. Teta, tanong mo ko, ay harap ko sa anak ko pag tinanong niya ako, Ma, ano po ginawa niya sa London? Ano sasagot ko sa kanya? Napapicture! This job means so much to me. You have no idea what I've had to give up to get this thankless job. But I had to leave my son back home. But
But I'm doing this for him because I want him to be somebody. I care about my job, sir. I care about you. On its 15th anniversary, Star Cinema proudly presents the groundbreaking event movie of 2008. Sometime when you least expect it, someone will come into your life and make you feel less lonely. Thank you.